saw him, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for so much as he also is the son of Abraham. Sabay-sabay. For the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Let's pray, Lord. Mga salamat sa inyong mga salita again. Kwento dito po, Lord, kay Zacchaeus. Lumag-focus kami sa lahat ng missions, actually, ni Jesus, ng Panginoong Jesus. I pray. Maintindihan po namin to, Lord. Matapos namin ngayon. But I pray, makatuto kami dito, Lord. I-pattern namin ang aming mission din sa inyong mission. Mga importanteng bagay sa aming buhay, Panginoon. Even sa kabilang buhay. Maraming salamat sa nagbabalik din po, Lord. Makita nila, Lord, ang difference ng church na ito, Lord, sa iba. Sila po yung maligtas din, yung mga hindi pa, yung ligtas na. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay ipagtubayan niyo po, Lord, yung Holy Spirit, Panginoon. Kayo po yung magabayan sa aming buhay, Panginoon. At kayo may lalahati sa aming paglilingkod. So, ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good morning po sa lahat. Good morning. Laika, babago na yung mukha mo. Sino pang bago? Ay, wala. Laika, ligtas naman si Laika. Sigurado ka na sa langit? Hindi pa. Kailan mong gusto makasigurado ng langit? Mamaya, follow up ka. Stay ka dito after service. Kain? Nakain ka? Dito. Ah, nga, matagal na eh. Hindi ko na natin paalala. Sino nag-share sa'yo? May Laika. May team ka na. Nasa na ba ako? So, tabihan niyo yung mga, sabi ko, tabihan niyo eh. Bakit yung Bible naman tayo dito? Basta wala lang ako ulit, ha? Okay, so again, title po natin. Sinabi ko na ba? So, iniisip ko pa eh. The Lord's Mission. What is your mission? Okay? And then, subtitle, The Lord's Mission. So, actually, doon tayo mag-focus sa The Lord's Mission. Man, alam niyo yung mission? Sino naglalaro talaga eh, no? Total, may mga guest tayo. Anong nilalaro mo, Rain? Galaro ka ba? Anong nilalaro mo? Basketball. Bukod sa basketball. Ha? Soccer? Ano pa? Kaya pala pumapayat ka eh. Sino naglalaro ng games dito? Taas kamay. Anong nilalaro mo? Ha? Hindi ko na alam eh. Ha? COB. Ah, Call of Duty. Kamaya, balikan kita. Ikaw, Jocelyn. Ha? ML. May ako nang usapan doon. Hindi, parang makarelate din kayo. Ikaw, Romel. Nag-games ka ba? Hindi. Sino ka mag-anak ni Romel dito? Wala. Okay. Dating gitna. Ah, bago lang sila doon. So, nagtatanong ako si... Uy, Joshua. Mahimik ka dyan eh. Ano nalaro mo? Ha? Ano daw? ML din. Buka. Go, Stephen. Wala. Noon ay tanong ka lang si Jared. Ano nalaro? Minecraft. O yan, dyan muna tayo. Ha? Ano yun? Pangit naman nun. Doon na tayo sa Minecraft. Anong ginagawa sa Minecraft? Bumbahay, di ba? So, yun ang objective mo. Diba? Pag nagawa ka ng bahay, ano na? Tapos, saka mo isirain ulit, di ba? Ha? Survival, oh, alam ko din yan eh. Meron di ako naglalaro ng Stephen.
So yung mga games natin, bago tayo sa ating topic, no? So lagi may mga mission din yan, di ba? Yung ML, manalo. O yan. Gawa ng ano, bahay, saka sisirain, tapos mag-survive. Walang kwenta eh, di ba? Pwede mo tayo sa... Kaya actually, binilang ko ng license ng mga to ng Minecraft eh. Kasi dati, nagbi-build sila. At least maganda-ganda, di ba? Natututong mag-build. Kaso puro magic yun eh. So, lumilipad yung ano eh. Yung building. Sana, maganda sana kung talagang tawag doon, realistic eh. Kahit yung dating games muna tayo, ayaw mga din makarelate. Subukan yung makarelate. Yung nauso dati yung Angry Birds, alam niyo yan? Isa sa mga napansin doon, kasi ang maganda doon, yan, yan, nakarelate ka na. Yung physics daw, ina-reflect doon eh. So makikita mo talagang pag tinamaan to, yung trajectory, tapos yung force, yung distance. Diba? Kaya ang sarap laro yun kahit mga matanda dati. Kasi nagsawa din, puro ano na lang. Pero makikita mo yung ano eh, yung physics. So anyway, yung mission doon, ano? Bukod doon, yung pinaka-campaign nila doon yung i-save yung mga birds, di ba, nakapan? Yeah. And then, punta na tayo sa Call of Duty. Sino ka Call of Duty? Yan. Anong mission ng Call of Duty? Gera yun eh, di ba? So actually, ang pag-aaral natin ngayon, again, title natin is What is your mission? The Lord's mission. Ano yung sabihin ng mission? Ngayon po, inaano na ito ngayon ng karamihang gumagamit ng word is yan sa military. So pero minsan, hinihiram to ng sa ibang place, area. Pero talaga, ang nauso din to sa mga missionary sa church, no? Mission ang tawag po dyan. Si Paul, pinakamagaling na missionary yan. Kasi ang dami niya natatag na church. Ayun, may punta tayo doon. Sinabi mission, specific task in with which a person or group is charged. So, gawin nyo to. Anong gagawin natin? Yan ang mission mo. Yan, di ba? Yan. And then, no, ito, bomba din sa kanan yan. A flight operation. Kung ano, basta may operation kayo, may gusto kayong pinakipuntahan dyan, may objective kayong gustong ma-achieve. Okay, a pre-establish or often self-imposed objective or purpose. Hindi naman self-imposed. Kasi either may nag-uuto sa'yo or ikaw mismo, ano ba yung gusto mong ma-attain. So kayo ay nag-aaral, di ba? Sana nag-aaral talaga kayo. Ano sinasabi sa inyo ng mga magulang nyo? Pag tinatabad na kayo, anak, mag-aaral lang. Para gumaduate at ano? Later, magtrabaho. Tama naman yun. Yan ang topic namin kahapon sa halal eh. So ano pa? So yun, para matuto, and then pag natuto ka na, hindi ka lang basta natututo, i-apply mo yun sa ibang bagay. So, sa trabaho or something else. And then, yan, ngayon, ang titingnan natin ganito. So marami yan, kaya natatawa ako sa mga games nyo. Yung mga games yun, ibang, walang kwenta-kwenta na eh. Pero kasi yung sa dami kasing games, at sa dami nyo minsang oras, di ba? Dahil hindi kayo nag-aaral na maayos, hindi kayo natututukan. Sa halip na may gawin kayong maayos na bagay, minsan, kahit kami, minsan, sa mga adult, pag tinignan mo yung store, puro ang dami pang libre, talagang matetem ka, install lahat, lawin lahat eh. Hindi ka nag-asawa. So, yun, so, yun, kasi naisira yung idea ng purpose. Kasi kahit ano na lang, basta may magawa ka lang sa oras mo para maubos yung oras mo. So kaya yung mga dating, at least yung mga dating mga games, may kita mo may konting purpose pa eh. So nire-reflect yung tunay na buhay, katulad niya sa military. Doon minsan na-corrupt din yung military. Pero sabihin natin may maganda silang purpose, for example, may nirescue kung ano yan. Diba? So at least nire-reflect yung purpose ngayon, wala na halos. Ingatan nyo po yun, iiwasan nyo yun, especially mga bata. Kaya ngayon, nasa church kayo ngayon, sana hindi lang kayo andito para wala lang. Iwasan nyo yung term na wala lang. Though reality yun, pero huwag nyong gawin nyo ng mission nyo. Wala lang. Bakit ka nag-BS? Wala lang. Bakit ka naligo? Wala lang. Bakit ka pupunta doon? Wala lang. Diba?
Ba't ka nabubuhay? Wala lang. Ba't ka nag-aaral? Wala. So, iwasan nyo yun. So, anytime na wala kayong masagot sa ginagawa nyo, nako, magpagabay kayo. Kaya nga maganda sa church. Mag-aaral natin ngayong umaga hanggang mamayang hapon, malamang yung purpose ng Panginoon na tayo din, i-reflect natin dun. Kasi, ito, bigyan ko kayo ng illustration. Nung ako'y, si Daddy, mabait naman yan, tsaka tinuturuan naman kami. Kaso, I believe kulang pa rin eh. Pag wala ka talaga sa Panginoon, tsaka wala ka sa church, di ka nagbabasa ng Bible, direction ng buhay mo, ano eh, parang meron na parang wala, di ba? Ba't ka nag-aaral? Para mag-graduate? Para mag-graduate? Para mag-tabaw? Ba't ka nag-tabaw? Para kumain? Tsaka maglaro? So parang sinasabi mo, ano ba, nabubuhay ka ba para kumain o kumakain ka para mabuhay? Kumakain ka ba para mabuhay? Like ha? Lahat naman tayo eh. Pero nabubuhay ka ba para kumain? Yun ang tanong. Ano importante, mabuhay o kumain? Yung buhay, ay, yung kumain, isa lang yun sa ginagawa natin. Para, yung buhay mo, yun ang tanong mo para ba't andyan ka? Ba't ka ginawa ng Diyos? At kung may lakas ka man, para sa mga gagamitin niya, ang purpose na pinag-usapan natin. Okay? Sana nakukuha nyo. Pero kahit mga bata po, yan ang sinasabi ko nga sa inyo. Kaya isa, sa mga ina-encourage namin, ito, baka di alam ng mga taga-baybay sa pang hindi na nakakatin. Nasa ano kami ngayon? Meron kami sa Alala. Alam niyo na ba yon? Si Justin pala, nakapunta na dun, di ba? So, sa napakalayo nung ba't pa nagpupunta kami dun? Kasi may opportunity dun, parang dito, na maglingkod dun, mag-share ng gospel at ma-establish sila sa salita ng Diyos. So, napakalayo. Basta, nandito, ang dami na sa Baybay Sapa, sa Armpak, ang dami naman sa San Mateo eh. Yeah, pero hindi lahat willing eh. Di ba? Ganun kasi yan. Hindi ako mag-praise nang ayaw makinig sa akin. Tama? Amen. Sana maintindihan nyo. Sana yun ang gusto kong ano rin sa inyo. So, hindi kami andito para makipaglokohan. At katulad ng iba mga kulto dyan, magpayabangan lang at magpagpapirahan kayo. Ganun yun. So, ngayon, bakit kayo dapat nasa church? Para magkaroon ng direction yung buhay nyo. Dahil ang Diyos ay ginawa tayo for a purpose. Meron dahilan. Okay? At anong dahilan? Bakit tayo nabubuhay dito? Sino makakaalam nun? Basta hindi ko alam eh. Pero may makakaalam nun. Sino bang gumawa sa'yo? Ang Diyos. Saka siya yung tanongin mo. Alamin mo galing sa Kanya kung bakit ka andito. Hindi ikaw yung maggagawa ng sarili mong purpose. Amen? Imagine mo, gumawa ako ng pulpit tapos yung sabi ng pulpit, eh, yung kung gamitin dito, gusto ko sa bundok. Pwede ba yun? Naasar ako doon. Every illustration lang yun. O kaya yung electric pan, hindi ginawa natin para lumamig ng konti. Sabi ng electric pan, ayoko, ikot akong ikot, nakakasihilo naman. Pwede ba ano na lang? Pwede na lang pamukpok na lang ako ng ano? Nakakuha niyo ba? Hindi ikaw ang gumawa sa sarili mo, therefore hindi ikaw ang determine kung para ka saan. Okay? Kung gusto natin malamang upasan tayo, tumingin tayo sa gumawa sa atin ng Diyos. So ngayon, introduction pa rin tayo eh. Meron tayo dito, ang titingnan actually natin ngayon dito, umaga, ng hapon siguro, is, anong purposes ni Jesus Christ? Party po ito ng ating series about the specifics of the Lord Jesus Christ. So, nakakailaligo na rin tayo kasi maganda eh. At gusto ko rin mag-topical sana, kaso, importante, alam nyo to, mga doctrine. Okay, anong mission ni Jesus? Ngayon, kung may ang Panginoon, ito, sino ba magkakapatid dito? Masakit ang ulo. Masakit ang ulo. Sige, baby. Sino magkakapatid dito? Kunwari, ito na lang, mga doble. For example, si Kuya Jun, ang daming anak niyan eh. Okay? So, sinong paano malalaman ko na ni Rafi na lang, yung lalaki? Paano malalaman ni Rafi anong gagawin niya sa buhay niya? Kanina ako magtatanong. Ha?
Una, di ba? Magtatanong sa magulang mo. Hindi lang tatanong. Una yan, isa yan. Pero actually, yung isa gagawin mo, titingnan mo yung buhay niya, di ba? Kung kasi kahit sabihin ni Kuya Jun na, Rafi, dapat maging maka-Diyos ka. Maglingkod ka sa Diyos. Maganda yun, di ba? So, tama yung sagot. Kasi yung example naman, hindi. Parang, gaganyan ka. Ay, pa, totoo ba yan tayo? Sinasabi mo yan, di ba? Pero kung si Kuya Jun, kunwari, ay talagang kitang-kita mo, naglilingkod sa Diyos, di ba? Bukod sa sinasabi niya, may example pa, ano na, so lalong nagiging matibay yung idea mo ng purpose mo sa buhay mo. Amen? So kaya yung para sa atin lahat yun, so in example ko lang mag-ama, pwede rin kuya, ate. Di ba? Ano na, si ate Jamie, kunwari mabait ng una, tapos biglang nag-backslide, eh sabi ni Jana, sandali lang. Di ba? O ganun din naman si kunwari si Yesha. Diba? Kunwari, nung una, maganda yung takbo ng spiritual life. Tapos bandang huli, nagloko. Ano sabi ni Juliana? Kahit pinsan lang yan. Nakatingin ka na dun eh, diba? Sa model, role model mo. Kaya ngayong umaga, tingnan natin yung pinaka-role model na natin. Amen? Ang Diyos at ang Panginoong Jesus mismo. So, kung di mo alam gagawin sa buhay mo, magtanong ka sa marunong, okay? Pero ultimately, kasi katulad ni, ano, si AJ, nasa edad na yan eh. Di ba? Sino titingnan mo, pastor eh, pamilya ko nga, di ba? Ano, ay ganun, di kumaasahan, ano, ay ganyan. Wala na akong tatay, man. Sino titingnan ko ngayon? Maganda itong Panginoon, advance siya sa atin, pinakamatalino siya, pinakamapangyarihan, pinakamabuti siya. So, pwede natin siyang tingnan. Okay? Kasi kahit po mga adult na katulad namin minsan, nako, nakakita na po ako. Makinig kayo. Nakakita na ba kayo ng taong parang walang pupuntahan yung buhay? Hindi pa, Vince? Ayaw mong aminin. Gusto mong bigyan kita ng example? Ikaw, Rain. Hindi ka pa nakakita ng taong parang walang pupuntahan yung buhay nito. Tingnan mo, umaga, alak na agad. Hindi sila magkasundo ng asawa. Ano mangyayari dito? Hindi nakakita ng ganun? Ikaw? Ayun, nakakita na. Ako kahit lumaki ako sa maayos na lipunan naman, pero minsan yung mga tito-tita ko, pupunta sa amin, pinsan-pinsan namin, o bakit andito si kuya ganyan? Ayun, nag-aaway sila doon, pinalaya siya doon, loko-loko kasi. Si daddy, mabait na siya kasi mami, mabait kasi yan sa mga ano dati. Minsan, nandun yung pinsan namin. Ba't andito to? Yung pinalayas doon. Diba? Parang parusa yun eh. Hindi matagalan ng magulang. Anong ginawa? Pinadala sa probinsya. Diba? Alam nyo ba yun? Kaso sa case namin, balik na sila yung gamit sa probinsya, pinapunta dito. So anyway, saan ba ako pumunta doon? Yung ba't ako napunta doon? Hindi, yun. Yung mga taong walang pupuntahan yung buhay. So, ang tanong, unari yung isang tao, wasted, di ba? Susuray-suray, ganyan. Tapos, minumura na nung asawa niya. Maghihingi ka pa ng advice doon, right? So, uy! Payuhan mo naman ako ng gagawin ko sa buhay ko. Ako nga, hindi ko alam gagawin. Kutos ang pakita dyan. Ito, minom ka na lang. So, walang pupuntahan yung buhay na yon. Aminin natin yun. Ako, di ako nalalait lang. Lagi ko sinasabi sa inyo yan. Ibang preacher, hindi yung itatouch yung mga ganitong subject. Iba kung bakit. Okay? Kaya para silang mga nabubuhay sa fairy tale. Amen? Amen. Pag-usapan natin dito, salita ng Diyos. At buhay natin, pupuntahan ang buhay natin. Ngayon, punta tayo dito. Ano ba yung ang Panginoong Jesus? Ano yung mismong mission niya? Kasi pag alam natin yung mission ng gumawa sa atin, maaalay natin yung sarili natin. Doon pwede natin gayahin. Diba? Kasi ang Panginoon, alam niya yan eh. May timetable niya. Pumunta nga siya dito. Ilang taon lang? 33 years lang. Nabuhay muna siya. Ginawa niya dapat niyang gawin. Then, nung nag-mission siya, start.
ng earthly mission, ministry niya, tinatawag. Ibig sabihin, talaga nag-start na siya mag-preach, mag-disciple. 3 years lang yun, 3.5 years, tapos na. Ang bilis, di ba? Parang yung, lagi natin kanawin sa Nehemiah naman, ang purpose nila, build yung wall. Ang bilis lang. E napakahirap nun. Ito minsan, mga project na gobyerno natin, di matapos-tapos eh. Ay, ba't ganun? Ang daming pera na ngayon. E sa panahon nila, bakit nila nagawa? Kasi pag committed sila, maayos yung plano. So, ang Panginoong Jesus, 3.5 years, tapos yung mission niya. So, yun ang pattern natin sa buhay natin at maayos yung mission niya. Aalamin natin at ialay natin yung sarili natin doon. Okay, let's start. Again, title po nito, What is your mission? Parang tanong lang yun, pero the Lord's mission talaga. So, number one, mayroon tayong walo. Kaya hanggang hapon na talaga ito. Una, ano yung mission ng Panginoon at na dapat gayahin natin? Okay, hindi exactly gayahin. Pwede natin siyang tulungan. Pwede tayong maging instrumento ng Panginoon. So, pero bagat yung puntahan yun. So, naka-align na ba tayo? Malalim yung ating usapan ngayon. Ano yung gagawin ko sa buhay ko? Sa oras ko? Sa pera ko? Diba? Kung may kaibigan ka, anong gagawin ko kasama ng kaibigan ko? Hindi pwedeng laboy kayo ng laboy. So, yan ang gagawin nyo. So, tingnan natin ang Panginoong Jesus. Bakit siya napunta dito? Makibasa po. Ready? Go. May number one, context muna, no? Again, ang Panginoong Jesus ay Diyos, nagkatawang tao siya. Eh bakit nga siya pumunta dito? Anong gagawin niya? Importante 'yon. Sabi nga nila, ang special yung bangka daw, ngayon jeep na 'yung sasakyan. Pag lumabas 'yan ng ano, may pupuntahan 'yan, hindi pwedeng labo 'yan. Lalo dati sa mga barko. Kasi meron yung crew, may tao yun, papasweldoin yun, may pagkain yun. Saan lalayag yan? Sa pupunta? Ganun ka rin. Nakikinig ba mga bata? Buhay kayo ngayon, anong gagawin nyo sa buhay nyo? Ang Panginoon, nagkatawang tao, siya ay Diyos, nagkatawang tao. Anong gagawin nyo sa lupa? Diba? Kasi sinabi niya dito, ngayon ito yung problema. Minsan kahit may mission kayo, may gusto kayong gampanan na maganda minsan. Ang problema, may kalaban. Diba? Ngayon, lalo ang churches, ang hirap. Kahit itong mga sumaten dito. Ito, katulad ni Brad, nagtatrabaho na to, tatanungin, o bakit ka hindi magtatrabaho na isang araw sa isang linggo? Eh, kami, hindi namin ginagawa yun, ba't mo gagawin? Tatanungin ka, hindi ka makakaligtas dyan. Eh ngayon, ewan ko kayo, nagpaalam ba sa magulang nyo? Hindi na, malaki na kasi kayo, no? Tsaka yung mga ganito kasi, talagang independent din eh. So, pero naturally, dapat nagpapaalam din kayo sa magulang nyo kung alam nyo yung ganun dapat yan. Pero anyway, iba-iba tayo ng kalagayan. Nasa na ba ako? No? Wala tuloy ako. So, lagi kayo may purpose. So, anong gagawin ko sa buhay ko? Ayan. So, number one, si Jesus, yan yung may kalaban, di ba? So, may kalabang ka. So, pag may kalabang ka, anong gagawin mo? Siyempre, lalabanan mo. Kung alam mo importante yung gagawin mo, di ba? So yan, sa mga mission ng military, ganun yun. Lagi may kalaban yan. So, hanggat maaari, kung matinong ano yan, bansa yan, hanggat maaari, hindi ako papatay. Pero ang kailangan, anong talaga? So, ang Panginoong Jesus, may kalaban. So, ang sa palagay sa kanya, sabi, hey, ano bang ginagawa mo dito? So, minsan yung mga kalaban natin, nag-iisip ng anong ginagawa ba nito. At, pag dahil nga kalaban sila, ipagpapalagay nila, mali. Bakit ka dito? Lalo tayo mga Baptist. Ba't may Baptist eh? Nung pinanganak ako dito, Katoliko, wala na, lahat tayo Katoliko. Ano may Baptist? Ano yun? So pag nagalit sila sa atin, salit na magtanong, alamin yung katotohanan, lalagyan ka ng maling thought, maling, eh, ganyan naman kayo eh. Ganun nangyari kay Jesus. Kaya mga bata, huwag kayong magugulat. Di ba, si Bud? Hindi nila maintindihan yun, bakit ka nag-church. Eh di, pagbabayaan ka na lang, di ba? Kung wala akong sweldo ng linggo, di wala. O, nasa sino yung prerogative mo na dapat yun. Pero kahit kay Jesus, kinalaban siya. Kaya ang tingin ngayon sa kanya, kahit walang proof, kahit wala siyang ginagawang mali si Jesus, sabi na yun, sisira mo naman yung batas eh. Yung batas, maganda po yan. Batas ni Moses, batas ng Diyos yun.
Ang sinasabi sa kanya ng mga kalaban eh, sinisira mo naman yung batas eh. Kaya pinaliwanag niya dito, hindi ko naman sinisira yung batas. Kabaligtaran, ang sabi niya dito, I am come not to destroy the law, okay, but to fulfill. O sa Tagalog ng fulfill, para gampanan or tawag dyan? Gampanan, basically. So parang itong mga anak ko minsan, yung pinaglalaro, gumagawa sila ng building. Pag dumating yung kapatid nilang maliit, wala pang alam, anong gagawin nun? Isirahin, di ba? So ngayon, yung bata pa kasi yun eh. Kaya ganun ang gawain ng bata. Amen? Huwag natin gagayahin. Ngayon, kunwari ako, dumating ako, oh, anong ginagawa nyo? Itong maliit kong anak, eh, gumagawa ako ng building eh. Baka sirain mo. Hindi ako maninira, di ba? Ang gagawin ko doon, either tinitingnan ko sila or baka tulungan ko pa sila. Di ba? O bakit ang baba ng building nyo? Eh kasi wala na kaming blocks eh. Eh kung nakita ko, baka bilang pa kita ng maraming blocks, di ba? So wag kang, bago ka magwala dyan, magtanong ka muna. Ganun dapat ang ginawa ng mga Pharisee kay Jesus eh. Ano bang ginagawa mo? Kayo dito, salamat, tinanggap nyo kami, di ba? So iba dito, pumunta dito, iba naging member pa. Pero iba, ang daming skeptical. Kasi wala, sarado na yung utak nila eh. Ano ba yung Baptist? Yan ang problem. Hindi na magtanong. Kung nagtanong ka lang, nalaman mo sana na yung Baptist pala, nag-embrace ng gospel na totoo, para maligtas ka at yung pamilya mo. Amen? At lalo na ang Panginoon. So nung dumating siya dito, bakit ka andito? Anak ka ng Diyos. Sisirahin mo na yung batas. Kasi yung ibang ginagawa ni Jesus ay parang ganun. Kunwari, tinatama niya. Eh kaso ang mali na pala yung pagsunod ng mga Udyo, yung mga mali-mali na nadagdaga. Parang punta na tayo sa mga Catholic, di ba? Yung Catholic in surface, parang Kristiyano din. Kasi may cross pa sila, may Jesus din daw, may Mary pa nga, di ba? At may Bible din. So kala mo ngayon, Kristiyano din. Ngayon, dahil nakita natin ang dami nila tinuturong mali, sabihin ko, oh, false prophet yan, si Pope. At yung mga paring yan, marami dyan bakla. Hindi mali-mali tinuturo nila. So, ngayon, obviously, yung mga ibang tao makakarinig sa akin, ano sabihin? Eh, gusto mo naman sirahin yung Christianity. Diba? Pero hindi. Ang sinisira ko lang, yung mali. At kung yung maraming Katoliko dyan sa Pilipinas, ilan tayo na ngayon? Nasa 110 million na tayo eh. Oh, kung ilan ang Katoliko doon, sabihin mong ano, mga 90 million. Di lang. Diba? So gusto natin mawarningan yung iba kasi yung iba kala nila wala nang ibang religion sa Pilipinas kundi Katoliko. Nakita nyo yun? Minamali tayo. Binibigyan ka ng maling tot. Niloloko yung ibang tao eh. Sinisira mo naman eh. Hindi lahat. Pag-usapan yan. Oh. Ganon din ginawa kay Jesus. Kaya iwasan natin maging ganon. Magkoconclude ka ng mali. Hindi mo naman itindihan. So kaya sinabi ng kay Pharis kay Jesus eh, sinisira. Hindi ko nga sinisira. Kaya number one natin, ang napaganda ng purpose ng Diyos eh. Sa Old Testament, ang daming pinangako ng Diyos, yung iba naghihintay. Nasa na ba? Parang kayo din. Minsan, ako pag nangihinaya ko doon sa madaming anak ng mga Tagalala, kayo din. Eh kami, alam namin sana kung saan kayo, yung direksyon ng buhay nyo sana eh. Pag tinitingnan ko kayo. Pero sasabihin naman namin, naikinig ba kayo? Nasa inyo yun. Baka iba pinapakinggan nyo, minsan hindi. Ganon din yun. Iba nagwawala na. Iba puro TikTok na. Kaya binabanata natin yan eh. Napakaganda. May contest kami dito ngayon. Diba? Ang ganda ng ating mga ladies. Pag maayos ang suot, at maayos ang utak, at maayos ang pose, at maayos ang spirito. Pero pag hindi nila alam yon, anong gagawin nila sa katawan nila? Katulad ng ginagawa ng mga loko-loko dyan. Di ba? Parang mga TikTok pa, may sita ako ulit. Hindi naman lahat ha. Pero nag-uumpisa yun sa umpisa. Ha? Huwag na kayo magtinginan dyan. Pero nag-uumpisa yun. Di ba kasi mga bata pa kayo niloloko kayo ng mga loko-loko.
Eh ngayon, daming tumatanggap sa bakla. Bakit? Paunti-unti yun eh. Tao rin naman sila. Alam namin tao, ginawa silang tao ng Diyos sa umpisa. Okay? Pag binaboy nila yung sarili nila, ano na sila? Tao pa rin. Oh, tao pa rin, pero hindi na basta tao, di ba? Meron nga, maganda yung point ng isang meme. Sa meme na naman eh. Kasi talagang yung iba kasing tao, ang hirap ng makaintindi. Kaya yung tanggap, tinatanggap yung bakla, ganyan. Eh, gusto nila ganun eh. Eh, kaso may mga tao rin pala nang ginawa. Ah, pwede pala akong mamili kahit tao ako, kahit lalaki ako, pwede ko pala piliin babae. Pwede ba yun? Masira ulo mo pag lalaki ka, sabi mo babae ka, di ba? Eh, mas may masira ulo pala doon, yung isa naman. May tao noon, ay, ako, ano, hindi ako tao, pusa ako eh. Siguro, nasobrang sa pusa. So, ang ginawa niya, talagang pinatunayan yung pusa siya, kahit hindi, syempre mahirap yun, di ba? So, ginawa niya, kumakain siya ng kamagayan ng pusa. Nagpatubo siya ng parang pusa. So, no. Tapos yung iba naman, parang gano'n, parang satanista na. Ang pangit. Nagda-drugs. Di ba? Ano pa? So, nag-umpisa sa inom, sa alak, sa yosi. Pag loko-loko, hindi napigilan, hindi naturuan, tumigas ang puso. Hindi yung matapos doon. Sa alak, hindi. May next pa dyan eh. Ano? Drugs. Kasi yung iba naman, yung mga babae yan, yung mga magiging mga kanina, di ba? So, dapat ginagalang yung katawan ng babae, di ba? Eh, iba eh, bastos na ako, alam na yan eh. Ito ako kumita, ganyan. So, hindi pa sapat. So, iba talagang, hindi, ayoko nang banggitin sa inyo eh. Talagang malahayop na. Kaya ngayon, ang maganda sa Panginoon, hindi niya gustong sirain yung batas. Gusto lang niyang paliwanag yung tama kasi may mga sumira. At pag may sumira, ikaw yung concern at ikaw yung talaga inaakala, anong gagawin mo? Ikaw, alam mo yung paano ayusin, di ba? Ikaw yung iayos. At especially si Jesus, hindi lang siya basta katulad natin na tumutulong lang. Siya talaga yung may mission na i-fulfill yung batas. Kaya ang ginawa niya, bukod sa nag-preach siya, katulad ginagawa natin ngayon, later siya pa yung mamamatay para sa kasalanan natin. Unique sa kanya yun, di natin pwedeng gayahin yun, okay? Pwede tayong in a way, mamatay para sa kapatid. Kasi mag-sacrificio, pero hindi katulad ng Panginoon. Model lang natin siya. Okay, natututo mo ba? Ulitin ko, number one pa lang tayo. Bakit ang Panginoon? Anong purpose niya? Anong mission niya? Number one, malinaw dito, hindi siya para manira ng batas. Maganda yung batas ng Diyos, eh. Hindi niya sirain yan. Ang purpose niya is to fulfill the law, number one. So lahat ng ginawa niya ngayon, pag binabasa mo yung Bible, fulfill niya yung batas para matupad, mas maging malinaw, mas maraming amen, kaligtasan. Kung tayo pupunta eh. So maraming maligtas, maraming pagpalain, malugod ang Diyos. Maraming maglingkod sa Diyos, malugod ang Diyos. Okay? Number one, bakit siya pumunta dito? So alay natin sarili natin. Kung yun ang mission ni Jesus, anong gagawin natin? Pwede ba yun din ang mission natin? In a way, hindi natin fulfill yung kapako tayo sa cross. Hindi ka naman karapat-dapat eh. So ito, i-preach mo na lang yung law and then si Jesus. At kung paano yung batas ay hindi sinira ni Jesus, kundi pinulfill niya. Okay, yun na lang tulungan natin siya. Amen? Yun ang ano niya eh, mission niya eh. Sa kahit anong mission po, yan, sa Call of Duty, kung ano man yan, hindi lahat dyan nasa unahan, hindi lahat dyan nasa front na tinatawag nila. Iba dyan, susugod. Yung isa nasa backup lang, di ba? Yung mga sniper. Tapos yung mga magandang trabaho pa dyan, yung mga intelligence, mga spy, yung mga ganon. Iba doon, commander. Iba doon, nag-decision maker. Ganon yan eh. So, ngayon tayo, kung si Jesus yung mismong pinako sa krus, nagliligtas ng kaluluwa, tayo, pwede tayong suportahan natin yon. Okay? Tayo mag-preach ang katotohanan and then pakilala natin yung Panginoon para maligtas yung mga tao. So, supportahan natin ang mission ng Panginoon. Amen? So, what is your mission? Ang mission ng Diyos, una, is to fulfill the law. Tayo, ganun din. Number two. Ano pa ang mission ng Panginoon? Hanggang hapon na talaga ito. Pagligtas, yun tayo matatapos. Kaya sabi dito, pakibasa nyo. Ay, sorry. Bumalik ako eh. Ano pa ang mission ng Panginoon? Bakit siya napunta sa mundo?
May basa dito. Ready, go. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Okay, binasa natin kanina kaligtasan, di ba? Mamaya, magpupunta tayo doon. Pero nabanggit din dito eh. Yung sinabing ransom, give his life as a ransom for many para maligtas yung mga tao. Okay? So, pero sabi dito, bago yun, sabi niya, but to minister. Alam niyo yung minister? Mag? Lingkod. So, tayo mga, kahit mga bata, minsan, iwasan niyo yung, ako, napansin ko minsan dito, iba pa special eh. Diba? So, ang gagawin, bata pa yan ha, diba dati, namimili pa ng upuan, gusto ko dito ako, gusto ko ganyan. Ang hirap mo na may please, ano bang gusto mo? Kape? Ano bang gusto mo? So may idea tayo minsan pag in-spoil tayo yung magulang natin kasi hindi rin malunong minsan yung magulang natin eh. Hindi alam din yung purpose ng Diyos. Bakit siya nagkaroon ng anak? Para turuan, para maglingkod din, hindi magiging prinsipe. Diba? Kaya daming spoil ngayon, tapos ang pinapanood ba kung sino artista na kesyo, anong nagagagawa? Anong ginagawa ng artista ngayon? Puro kalokohan. Actually, mga artista lang talaga yan. Alam nyo ba, yung artista na yan, kung anong ginagawa niya, lahat yan dinidikta ng sinong baklang director niya. Alam nyo ba yon? Kaya pag sinabi kahit si Gary B, busit na busit ako eh. Kasi Kristiyano daw yan eh. Eh nung gay, ano, nung mga bakla, Sodomite man, sabi ba naman ni Gary B, ay, tanggapin natin, mahal sila ng Diyos. Talagang nagigil ako, arang gusto kong tumayo sa kinakatayuan ko eh. Kasi dahil naloko nun. Kaya si Gary B, hindi ko na pinapatatid. Maganda yung nakakanta niya. Kaso, ganun pala si Raul Compromiser. Amen? So, pag, kaya yan. Kaya yung mga artista na yan, lagi pinapakita din. Meron pang, ano eh, tawag dito, merong series. Yung si, kilala niyo yung asawa ni Richard Goma. Sino yung politiko na rin ngayon? Politika. Si Lucy Per. Eh? Lucy Torres. Yung kanyang series ay ano yun? The Sweet Life. Eh, napakayaman po ng taong yun. Kaya anong papakita niya doon? Puro ganun. So, maraming puro ganyan din ang pinapakita niya mga yan. Kaya ngayon ikaw, naglalaway ka, akala mo ngayon, pag pinapanood mo yun, dapat ganun ka rin, di ba? Ay, prinsesa rin ako dapat. Hindi ako nagtatrabaho. Hindi ako dapat. Di ba? May mga lalaki, hindi masyadong sa ganun. Pero still, nagkakaroon tayo ng maling idea kasi pinapanood mo kasi. Ngayon, anong tama? Anong purpose natin bilang mga tao? Ha? Maging boss lahat? Kahit yung maayos na boss, yung maayos na leader actually, naglilingkod din yan eh. Yung tama ha. Kaya minsan malaki sweldo niyan, yung iba, kasi may responsibility na matindi. Sila yung nag-iisip, sila yung gumagawa ng paraan para magawa yung mga bagay. Okay? May kinig ba mga bata? Anong gusto maging trabaho pag laki mo? Boss? Anong gusto mo? Ha? Piloto. Okay. Sino kumikita sa airplane? Airline? Piloto ba? Ayan, kung sino may ari. So, okay lang yun. Ngayon, ikaw at piloto, parang ka ng driver. Pero lumilipad. Walang problema doon, pero bandang ulila tayo maglilingkod. Okay? Ngayon, pagbabae ako din, paglilingkod na akong asawa kong lalaki. Sweldo lang, sweldo. Pero maglilingkod ka rin eh. Kaya ang Panginoon mismo, naglilingkod din. Yun ang nakakamangha kasi siya Diyos eh. Ba't siya maglilingkod? Para example sa atin. Amen? Amen. Mamaya din pupuntahan yung to give his life as a ransom for many. Ngayon lang, sinabi nyo dito, malinaw, siya ay napunta una, ano yung kanina? Para to fulfill the law, ngayon naman, to minister. Para maglingkod. So, ang ganang, pag inalay natin sarili natin dito, ano tayo? Kung ang Panginoon, naglilingkod, nagtatrabaho, naglilinis, ano man yan, nag-aakay, nagsusundo, ano yung dapat natin gawin? Nagtuturo. Hirap turuan ng mga kulit, di ba? Kailangan magturo para matuto din sila. Pag laki nila, di sila parang mga walang alam sa buhay. Yung iba, hindi pa marunong mag
magbasa, meron sa halala, nakakaawa. Bagay, meron siyang konting diferensya eh, no? Pero nakakaawa, pero mabait naman. And anyway, ang hirap ng tao ni nakakabasa, di ba? Oh, pirmahan mo yan. O, sige po. Ano yung pinirmahan mo? Ano ba yung pirma? Di ba? Nakakaawang, hindi alam ginagawa sa mundo. Nakakita na pa kayong ganon? Isa kayo, madalas kami sa daan. Isa may magdad vibe. Hindi alam kung saan pupunta. Nakakaasal naman to. Haharang ka dyan. Isang di mo alam kung saan pupunta. Di ba? So kaya huwag kayong magagalit, mga bata especially, pag kayong tinuturuan. Amen? Kasi, walang ibang paraan para malaman nyo kung ano yung dapat yung gawin. Kundi, turuan kayo. At depende sa inyo, kung mabait kasi kayo, ang sarap yung turuan eh. Nakikinig lang, pinoproseso, hindi maingay, hindi makulit, at lalong di lumalaban. Yun ang maganda, yun ang mabilis matuto. Pero pag kayo pa yung makulit pa, yan, attend na lang, very simple yan, umattend kayo dito, dito kayo naligtas, karamihan na dito, dito kayo naligtas, saan kayo attend? Babalik kayo sa Katoliko, anong gagawin nyo dun? Hindi nga kayo naligtas dun eh. Di ba? So, walang logic dun. But anyway, balik tayo sa Panginoon, magandang maglingkod sa tama. Okay? Bigyan ko yung example na mabilis. Piloto. Saan mo gusto maging piloto? Sa Philippine Airline o sa Singapore Airline? Ha? Kahit saan. O, sa umpisa yun. O, sige, sasabihan kita ngayon. Yung sweldo kunwari sa Philippine Airline, kunwari lang ha, 1,000 isang oras. Kunwari lang, hindi ko alam yung ano eh. Sa Singapore Airline, 2,000 isang oras. O, saan mo gusto magtrabaho ulit? Saan? Ulitin ko. Sa Philippine Airline, 1,000 isang oras. Sa Singapore Airline, 2,000 isang oras. Saan mo gusto magtrabaho? Sa? Saan? O, dito na lang. Saan mo gusto? 2,000, 1,000. 1,000. O, sige. Ayaw kita maging friends. Hindi, joke lang. So, baka may ibang dahilan. Okay lang yun. Pero kung yun lang ang pa-factor, okay? Kung pera lang ang factor, drive, jeep na lang muna tayo. Okay, ganito. Kailangan mas baba. Okay. Sinong gusto maging driver? Ah, ikaw pa rin. Kunwari, pag nag-drive ka ng jeep, ang kikitain mo sa isang araw, 1,000. Okay? Pag FX ang, ano, FX pa rin ba ngayon? UV Express. Pag UV Express ang drive mo, 2,000. Eh, parehong drive lang yun. As 8 oras, sabihin natin 8 oras. Anong gusto mo, jeep o UV Express? Pag UV Express, aircon pa. At saka mga sakay mo, mga working class, may pabango. Sa jeep, amoy putok, may lahat ha. Hindi lahat. Ano? Anong gusto mo, driver ng jeep o driver ng Express? Ha? Jeep pa rin. Sige, hindi tayo friends. Hindi, may something dito. May something. Ikaw na lang, Mel. Anong gusto mo sa paglaki mo? Hindi mo alam. Okay, makinig ka. Kailangan mo makinig kasi hindi mo pa alam. Maganda rin. At least hindi mo alam ngayon. Gusto mo malaman? Ha? Gusto mo may direction ng buhay mo? Wala. Ano na? Ilan kayo magkakapatid? Ilan kayo magkakapatid? Tangilan ka? Panganay. Okay. So gusto mo may direction ng buhay mo? Ayun, salamat. Ikaw, like ka. Teacher, yan. Mga teacher, mabait yan. Dapat. Amen daw si mamayan. Asan na ba ako? So, bandang uli, lahat tayo maglilingkod, pero gusto mo maglingkod ng sa mas maayos. O, ito, teacher, yan, teacher. Ang sweldo sa ano yung mga school dito? So, sa public ngayon, mas mataas na yun, no? Login, medyo.
Like, kunwari sa San Mateo, ang sweldo 1,000 isang araw. Mari lang. Sa Montalban, 2,000 isang araw. Saan ka magtuturo? Saan mo gusto? San Mateo. O, baliktarin natin. Sa San Mateo, 2,000. Sa Montalban, 1,000 lang. Saan mo gusto? Saan? Sa? San Mateo. Kasi malapit. Eh kung pala yung San Mateo, yung isa ampid, yung isa banaba. Sa banaba, 1,000 lang. Sa San, ah, sa ano? Sa ampid, 5,000. Saan ka guturo? Sa 5,000. Di ba? Kasi maguturo ka rin lang eh. So gusto ko lang sabihin dito, lahat tayo maglilingkod na rin lang, piliin mo na kung saan ka. Di ba? Sa isa pa, kaya minsan, mababa rin yung iba sa kasi mahina pa eh. Walang problema doon. Kung naututo ka rin lang doon. Diba? Si Lynn, ikaw naman. Saan ka magbebenta? Kunwari, kunwari. Kunwari, nagbenta ka. Kunwari, 8 oras magbebenta ka ng ano kunwari, burger sa kanto. So, ang kikitain mo sa kanto pag nagbenta ka ng burger, ganun din eh. 1,000 isang araw, kunwari. Okay? Makinig din kayo. Pag sa Jollibee ka, 2,000 isang araw. Isang ka magtatabaw. O siyempre, mas malaki ang returns, di ba? Ngayon, balik tayo dito. Kanino ka maglilingkod ngayon? Pag naglingkod ka, pero ito, hindi nalang pera to eh. Obviously, malalim na to eh. Kung maglilingkod ka sa boss mo, kunwari, kung saan man yan, kunwari, sa yan, artista. Artista ka, arti-arti ka lang. Malaki din sweldo niya. Kaso, bastos yung mga yun. Pag sinabi, hubad, hubad. Ganun yun. Halikan mo to. Ay, may bad breath yan. Hindi. Tanda, hindi. Basta. Diba? Ganun yan. Hindi nyo pa alam. Kadiri yan. Dahil bakla dyan. Or, maglilingkod ka sa Diyos. Kaso, maliit lang yung sweldo. Pero sa Diyos ka, yung purposes niya, sinusunod mo. Yung gain niya, kasama ka doon. Saan ka? Like ka? Pag sa Hollywood ka, kung ano bang uso ngayon dito, ano bang equivalent na Hollywood sa Pilipinas? Ha? Hindi, dito yung mga loko-loko na dito. Sino bang mga sikat na manager ngayon? Hindi ko na alam eh. Sa Viva. Sa Viva. Yan, nabalita ko yung Viva na yan eh. Puro kalokohan niya, puro kabastusan, di ba? Like, okay lang, sorry, baka hindi ka na umatin eh. Si Yesha na lang. Kunwari, Yesha. Sino paglilingkuran mo? Sino nga? May pangalan ba kayo? Si Alan kay... Yan na, si Tito Pika Joey na lang. Yan ang sikat eh, sorry. Pero mga ano din yan, di ba? Mapera yan, mga ano yan. Kanina ko maglilingkod, Yesha. Kay Tito Pican, kay ano na lang, Willie na lang, Willie. Kay Willie, sayaw-sayaw ka lang, may mong 5,000 isang araw. Pag sa Panginoon ka naglingkod, bahala ka sa buhay mo. Kanina ko maglilingkod, yung totoo. Sa Panginoon dapat, amen. Parang hirap bitawan na, mahirap talaga. Pero sinigurado ng Panginoon yan. Ang Panginoon nga naglingkod. Nahirapan siya. Alam niya nang ginawa ng Panginoon, di ba? Siya Diyos, nagkatawan tao. Tapos pagpunta niya dito, dahil pang dinaniwala sa kanya, nakakaasar yun. May mga niniwala, may karamihan, hindi. Ikaw yung Diyos. Wala kang sinabing sablay. Katotohanan yung tinuturo ni Jesus. E ngayon, tingnan dito, sino yung sikat dito? Ito San Mateo. Yung mga pari dyan, alam ba nila yung totoo? Si Manalo, alam nila yung totoo? Si Iglesia ni Manalo? Hindi nga ligtas yung mga yun. Ba't ang dami niyang ano? Kinantahan pa siya ng choir, oh. Salamat, Felix. Ay, Felix ba siya? Eduardo, Manalo. Ang gagaling ng ano, lalamig nung... Saan naman, tuwan-tuwa. Happy birthday po. Sikat na sikat. Pero ligtas ba sila? Hindi. Lingkod ba sila ng Diyos? Hindi.
Eh si Pastor Reyes naman. Nag-gift ito, sinabi ng Bible. Sabi na iba, huwag ka tayo bumalik dyan. Nakakaasar yun, lalo si Jesus. Nakakaasar yun, pero hinayaan niya yun, sinaga niya yun. Sinaga niya una yung mga disipulo niya kasi ito yung sumusunod, eh, parang dito. Ako, hindi ako nagdasawa sa mukha ni DM. Pasalamat nga ako, dyan yan. Amen? Amen? Lalo na yung mga matagal na dito. Yan. Sina Jana dati, maliit pa yan eh. Ngayon, di ba? Malaki na. Eh, inaalalayan niya yung mga bago. Amen? Ganun tayo. Hindi tayo magsasawa. Kasi ang Panginoon sa naglingkod. Tayo, naglilingkod tayo taon, dekada. Ginawa ng Panginoon, mission niya yan, maglingkod. Ganun din tayo. Next. Hindi na tayo matatapos. Nabalik ba kayo mamayang hapon? Sa inyo na yun. Number 3, anong mang... Ito na. Mabigat na to. Luke 4. Mag-extend lang ako ng konti yan kasi nagsimula tayo ng late. Makibasa po. Makibasa po. Ready? 42 and 43. Let's go. And when he was free, he departed and went into a desert place, and the people sought him, and came unto him, and stayed him, that he should not depart from them. And he said unto them, I must preach the kingdom of God to other cities also, for therefore am I sent. Okay, ganitong yan. May makakalit yung mga pastor dito. No? So, kami mga pastor, ang gusto namin, kasi may bukod sa mahirap, pero actually, may pattern na eh. Alam mo yan, kung inaral mo, in-observe mo. Kahit mga pastor po, pag tapat naman ng Panginoon, amen? May point yan na talagang pagpapalain na sabi nila after 10 years, ganyan. Magtsaga ka lang, sige lang, magtanim ka, magkakaroon yan ng tao, tutulong na yan sa'yo eh. Ang problema, minsan di yun ang kalooban ng Diyos. Katulad nito, si Jesus, kung napansin niyo yung ginamit sa 42, sinabi, kaya ang galing ni Paul eh, hindi siya nakakontento sa isang place. May church na dyan, may usuporta na sa kanya, doon na naman siya sa another. Si Jesus ganun din. Kasi hindi siya tinawag para magpakasarap lang. Amen? Ngayon, hindi ko sinabing ganun lahat ng pastor. Ha? Sa lang pastor talaga dapat mag-stay. Diba? Kaya minsan binibiro ko si DM doon sa Lahala. At baka magkaroon siya ng vision. No? Baka si Raven, hindi natin alam. Bahala na kayo doon. Pero, ganun ang pastor, dapat mag-stay ka, hindi ka pwedeng pa-move-move. Ano ka, pare, na pinapakasaka mga CCF, na pinapaigot-igot ka lang. Tayo mga tate sa Baptist, dyan ka lang. So, mahirap, madali yun. Kasi pag andyan ka, establish ka na dyan, syempre, hindi mo na kaya mag, di ba, preach ka na lang every Sunday. Pero ang Panginoon, dahil alam niya yung dapat niyang gampanan, hindi siya nagpaka-stay-stay. O, dito na ako ha, natayo na ako sa sarili kong ano dito. Kasi sabi niya dito, tingnan niyo, and the people sought him. Ibig sabihin, siya na hinahanap. Nung una po, katulad nung nag-umpisa kami dito, di ba? Kami, hinahanap namin kayo. Kung sino maliligtas dito, di ba? Kaya naikot namin yan, baybay sapa, armpak, and then sa ampid, banaba, dito sa ano, and then kung saan-saan pa kami. Iba maikinig, iba maliligtas, iba marami hindi. Pero karamihan doon, hindi na mag-church yun. Hindi madali, di ba? Ngayon, pag may mga nag-stay nga dyan, nakakatuwa na yan. Amen? So, minsan, pag ganun, ayaw mo nang balikan. Maraming pastor, ganun. Actually, iba nga doon, picture-picture lang yan, mambobola lang kung sino mayaman sa Amerika, and then, yun na, stay na yun, wala na soul winning doon. Tama ba yun? Ang Panginoong Isis, alam niya, mali yun. Ang ginawa niya, kahit siya na hinahanap, diba? Kahit sa business po, yung iba nag-i-business na si Gregio, nag-i-business. Yung iba gano'n, sinusubukan yung mga ibang business, diba? So, nag-aanap ng customer. So, maganda dyan, pag ikaw na hinahanap kasi, madali na ang buhay mo. Diba? Pero ang Panginoon, di siya nag-aanap ng madaling buhay. Ang gusto niya, sundin yung kanyang mission. Kung yung pinagawa sa kanya, obviously, sana maligtas lahat ng tao sana. Hindi nangyari yun, pero hanggat mas maraming taong maligtas, maligtas. Kaya sabi dyan,
and stayed here. Ibig sabihin, Jesus, dito ka na lang. Mapakinin ka na namin. Huwag ka na mag-place doon dito. Laligtas na dito, di ba? Mabait na sa iyo yung mga tao. Sabi niya, hindi. Ano sabi niya? And he said unto them, salamat, dito na lang ako. Ganun ba? Sabi niya, hindi. Sabi niya, I must preach the kingdom of God to other cities also. So, bakit na tayo sa alahala? Eh, mayroon tayong opportunity doon. Eh, napakalayo. Di, ganun talaga. Diba? Dito, mamaya, sana magpahinga tayo. Sana wag umulan. Soul winning ulit. Diba? O bakit ganun? Kasi, ang ating mandate, ang ating mission ng Panginoon at tayo rin, we must preach the kingdom of God para maligtas yung mga tao. Amen? Hindi sila yung pupunta dito. Hindi ganun eh. Papagawa ko ng malaking church, mabango, malaki, malamig. Then, dito kayo pupunta. Eh, tayo ganun din. Pero hindi yung primary purpose natin. Nakapansin nyo, tayo yung pumupunta sa kanila. Ganun ang Panginoon. Hindi tayo nagpapasarap. Tayo pupunta sa kanila para may preach. Ang hirap nung mag-preach. Alam nyo, yung karamihan ng tao na nagpapayaman lang, hanggat maaari po, hindi yan na nagsasalita, mahirap magsalita eh. But sa kailangan mo ng talino, kailangan mo ng effort. At pag napahiya ka, papahiya ka, di ba? So kaya iba pang may pera, nagpapaandar na lang ng mga tao yan. O, sabihin mo, ikaw pumunta dito, yan, ikaw yung magsalita dyan. Di ba, napansin yung mga presidente, yung mga tinatawag na spokesperson. So mag-uusap, anong sabihin sa tao? O ito sabihin natin ha, o bahala ka na dyan. Bulahin mo sila, magsinoy, bahala ka. At least pag nagkamali ka, hindi ako. Sabihin ko, nagkamali yung spokesperson ko eh. Ganun yun. Kaso pag nag-preach ka nga si Brother Jesus, nag-preach doon, okay naman si Brad, di ba? Hanggat maaari, gusto ko ako. Kasi, yun ang aking mission din. Amen? Later kayo din, sana ganun. Kung hindi man kayo, babae kayo, supportahin yung gawain. Amen? Amen. Yan, kaya si Ma'am Jo, si Ma'am Mayan, supporta yan. Makita niya naman si Mamean. So, iba kasi talaga yung ano namin eh. Kasi si Mamean, tinatsaga kayo. Napansin niyo ba? Kaya minsan, nag-selos din ako kay Mamean eh. Mamean, alis na ako. Si Pastor, bahala ka dyan. Sinayon mo na mo kami. Pero ako kailan, naintindihan ko yun. Kasi nga, may area tayo of ministry. Eh, yung mga doble, parang tawag nila kay Ma'am Joanna, Tito. Ano na tawag sa'yo, Ma'am? Ninang, ano ba? Parang bahay nyo na raw yung bahay nila eh. Bira kayo. Anyway. So anyway, palit tayo dito. Kailangan natin mag-preach. Amen? Mga babae, suportahan yan. Hindi yan madali. Ang lalaki, kailangan yan paggalang tapos babastusin lang. Imagine yun. So pero pag sinusuportahan nyo, ano nangyari? Nabubus yung confidence ng lalaki. Kaya parang di siya iiyak pag gabi. Wala naniwala sa akin. Oh, yung mga ibang pastor, ganun ang kwento. Salamat pala si Kuya Michael tuloy. Si Pastor Michael, kinamusta ko, naalala ko. Tuloy naman, salamat sa Panginoon. Amen? Amen. So, hindi na nagano ng ano, kinamusta ko lang. Tuloy-tuloy siya. Yun dapat, amen? Preach lang! Buhay ka pa nga eh. Anong gagawin mo? Ang Panginoon, ganun din, di siya nagpakasarap. Kailangan niya mag-preach, yun ang ginawa niya. Salita ulit, salita. Bagong tao na naman yan. Anong di mo alam, anong magiging response yan? Sige lang. Mag-preach ka, sabihin mo totoo. Sinabi mo na doon. Ganun din dito. Parang madali yung pastor. Ha? Yung ibang pastor daw, ganito. Yung preaching nila, meron lang silang isa, dalawa. Lalo yung mga maraming kaibigan, umiikot-ikot yun. Yun ang pinipreach. So in a way, parang madali. Pero in a way, mahirap. Kasi iba-iba yung tao. Okay? Amen? Anong mission ng Panginoon na dapat natin suportahan at kung kaya natin, gayahin natin? Number one is to fulfill the law. Huwag niyong, yung iba, ganito, kinakahiya yung Bible. Naku, hindi mo pinufulfill yung batas. Amen? Ang dami mga Kristiyano ngayon, oy, hoy! Kilala yung Jesus nyo, ano yan, ha? Suplado yan. Diba? Ganun yung iba eh. Yung mga Muslim, sabihin nila sa ating mga Kristiyano, ay si yung Jesus nyo, suplado yan. Kasi yung babae na may, alam niyo yun, yung may sakit yung kanyang anak. Ama ba? Ayun. O siya yung may, ano, ata.
Malimutan ko tuloy yung umaagas yung ano, dugo. So, ang sabi sa kanya Jesus, ay hindi ako ano, parang kinumpara siya sa aso. Sabi ng mga Muslim kasi mali yung interpretation nila. Pero actually hindi. So ngayon, ano pa? Iba naman ay ng evolution. Oh, sabi ng mga scientist, ang tao nang galing sa unggoy. Sabi ng Bible, nang galing daw tayo sa Diyos, ginawa daw tayo ng Diyos. Anong gagawin mo? Sige nga. Pag kinukunta na iba yung salita ng Diyos, hindi ka mapayag lang. Amen? Dapat i-fulfill mo yung loob, yung batas at yung salita ng Diyos. Hindi yung mag-sorry ka, ay sorry, dati ganito ang Diyos sa bakla, ngayon hindi na, ha? Ano, nagkamali ang Diyos? Hindi ganun. So ngayon, ang Panginoon nag-fulfill yan, supportahan natin yun. Huwag nating kahiya yung Bible. Na sinabi ng Bible, na sinabi ng Diyos, ganun. Ngayon, hindi na. So number one, fulfill the law. Number two, to minister. Ang Panginoon naglilingkod, gayain natin siya. At maayos na paglilingkod, ha? Hindi ibang gagawin sa atin. O ikaw, Kristiyano ka, o paglaba mo ako. Tama ba yun? Minsan. Pero hindi lagi. Diba? Makapagling ka. Diba? Sinusundo yung iba dito. Yung iba dito, pinagbibigyan. Yung pinagluluto. Within the parameters lang. Amen? Ng kalooban ng Diyos. So, magpaglingko na natin sila. Pangatlo, to preach the kingdom of God. Yan ang ministeryo ng Panginoon. Yan ang kanyang mission. Gawin din natin. Supportahan natin siya. Finish niya na yung katotohanan dito. Aralin na lang natin. And then, paalam din sa iba. Amen? May hinay amen. Amen. Isa pa. Hindi ako kontento eh. Amen. Hindi, isa pa. Tapos na sana tayo eh. Dito guys. Hindi, para mga lahati rin tayo. Ano pa? Ang kalooban ng Panginoon, ano yung gusto niya matupad dito? Ito yung medyo controversial. Pero ano to? Okay lang, tapusin natin to. Ito, basa mga kulit. Pakibasa. Ready, go. And that servant which knew his Lord's will, and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. 48. But he that knew not, and did commit things worthy of stripes, shall be beaten with few stripes. For unto whosoever much is given, of him shall be much required. And to whom men have committed much, of him they will ask no more. 49. I am come to send fire of the earth, and what will I if it be already given? Ito medyo mabigat ha. Sorry, nakisang oras na ako pero saglit lang po to. So ganito po ang kwento. Hindi lang pare-pareho lahat ng servant, di ba? Kasi iba, alam na yung katulad nyo. Kasi sabi ko dito, minsan china-challenge ko na yung iba, no? Na maglingkod ng gusto pa. Kasi marami ka nang alam eh. Kasi pag hindi mo daw ginawa yung dapat mong gawin, paparusahan ka at mas matindi. Okay, yung sinabi sa 47, 48. Pero yung sabi sa 49, I am come na naman, di ba? Dito yung inuulit natin, bakit andito ang Panginoon? Para saan? Anong mission niya? Sabi, I am come to send fire on the earth. Alam niyo ba yon? Kung hindi kayo nag-aaral ng Bible, hindi kayo nakikinig, yung pastor niyo mahina, gusto lang sweetness and life, puro ano lang yung masaya, medyo iba sa inyo to, unless nagbabasa kayo sa sarili niyong Bible, di ba? Ngayon, nagbabasa kami sa din ito, na kailangan mo rin maintindihan, bakas, ano mission nyo pala ng Diyos, ano? Ano yung send fire on the earth? Sunugin! Gagawin ba ng Panginoon yun? Bago kay Jesus, may isang prophet po nung panahon ni Elijah, siya yun, no? Si Elijah, isa, grabe siya, hindi siya kapatulad na ibang naging propeta na nag-preach lang. Katulad ni Ezekiel. So si Elijah po, special siya kasi may, ito yung madalas niyang ginagawa. Hindi naman madalas, pero medyo. Yung apoy. So isang beses, yung kinalaban niya yung prophet ni Baal, ng demonyo. So sinunog niya po yung sacrifice. Ibig sabihin, tinawag lang niya, parang magic sa iba. Pero hindi, power yun eh. Hiningi niya sa Diyos, binigyan siya ng apoy. Natupad. Pero hindi lang po yun. Nangyari din kay Elijah,
may kalaban siya. Ganito yan. Eh di, si Elijah, ginagawa niya kalooban ng Diyos. Diba? Nag-preach siya, ina-warningan niya, dapat niya warningan. Gusto siyang ulihin. Parang tayo dito, nung pandemic ngayon, parang magkakaroon doon ng pandemic to. Sabi niya, huy, bawal yung church ha. Pero yung mga artista, okay lang. Diba? Niloloko tayo ng iba dyan eh. Sabi ko, hindi, hindi tayo dito. So, eh, yung warning ng iba, hindi naman sinabi nga, pero nananakot, diba? Sabi ko, oh, bawal yan, wag gano'n, nahuli kayo, ganyan. Eh dito mismo may nagsasabi na rin. Ba't nag-meet pa rin sila? Punong-puno sila doon. Oh. Naalala yung pinakamarami tayo dito. Andyan yun. Oh. Tingnan nyo. Attendance record. 116. December 2020. Nako. Huli tayo dito. Kulong. Huli pero walang kulong. So, kung pwede, gusto nilang hadlangan yung gawain ng Diyos, no? Eh, maganda kay Elijah, papirang di pwede sa akin. Nung uhulihin na siya, ilan yung manguhuli sa kanya? 50 ata yun, 50 ba? 50, di ba? Ano laban mo dun? So, kahit limang tao lang, eh, di ba? Eh, sigurado, baka may kapangyarihan to, di 50 na tao. Sabi ni, pambira kayo, ginagawa ko yung kalooban ng Diyos. Sunog! Ubos! Sino superhero na ganun? Parang wala. Yan si ano. Basta huwag na. So, sinunog niya po yung 50 na katao. Patay, patay yung leader. Eh, kaso gusto talaga siyang uliin ng hari. O sige, another 50. Really? Oh, sunog ulit. Eh, matalino yung pangatlo. Hindi nakita niya siguro yung kasamahan nila, pambiran, lutong-lutong pa. Sunog eh. Eh sabi niya, Elijah, pwede ba sumama? Nakiusap na lang. So yung sabi, makapangyarihan yung lingkod ng Diyos. Amen? Amen. Pero maawain. Kaya nung pinakiusapan siya, pwede ba? Huwag mo kaming patayin. Kasi pag hindi sumunod sa hari, patay din sila eh. Eh di nung pumunta sila, papatayin din sila. Sabi niya, nakiusap. Ayun. Pwede palang pakiusapan yung lingkod ng Diyos. Alam niyo ba yun? Amen. Iba dito, ayokong pumunta dyan. Sisigawan ako eh. Sandali lang. Hindi ka tasisigawan kung mabait ka katulad ni Ryzen. Ganyan-ganyan lang. Di ba? Pero kung ikaw katulad ni Shana, palo ka. Okay, so anyway, gusto kong sabihin dito, tapos na tayo kay Elijah. So makapangyarihan yung lingkod ng Diyos. Diba? Ito si Jesus mismo. Hindi alam ng iba to. Kasi ang pinipicture na paint nila, pinipaint nilang picture kay Jesus, parang si Jesus lagi na long hair pa daw, di ba? Baliw tong mga to eh. Hindi ganun si Jesus. Amen. Isa sa mga ginawa niya, sabi niya, naglingkod siya, yes. Sabi niya, nagturo siya, nagpreach siya. Pero alam niyo, isa sa mga gagawin ni Jesus, ito nagwawarning na siya, hindi pa ngayon. Nung earthly ministry, hindi pa. Pero later, sabi niya, ako'y naglingkod to fulfill the law, to preach. Pero sabi rin niya dyan, I am come to send fire on the earth. Susunugin ko to. Amen? Kasi ang pinag-usapan dito, palo eh. Pero si Jesus, hindi lang siya basta palo, susubusin ko to. Kaya sabi niya dito, medyo naasal siya dito. Ano, susunugin ko pa to. Eh, sunog na to eh. Anong sabihin nun? Kasi nga, nabanggit natin kamaya, later sasabihin natin, magligtas siya eh. Gusto niya magligtas. Kaso may isa para ang hirap piligtas nitong mga to. Amen? Amen? Alam niyo na ba kahit kayo mga bago, nabanggit ko na sa inyo, lahat ba ng tao may pag-asa pang maligtas? Lahat ba anak ng Diyos? Lahat ba anak ng Diyos? Yung mga bakla, anak ba ng Diyos yun? Anak ng demonyo, di ba? Hindi lahat ha, pero yung basta talagang confirmed na bakla, gusto niya, kapwa niya, wala nang pag-asa yun. Ngayon, yung iba may pag-asa pa. So parang ang tingin ng Diyos sa kanila, sunog na eh. Sa totoo lang. So ngayon, gusto niyang iligtas yung mga yan, kaso, yung iba, paparusahan din niya. Eh kaso, pag huwag yung iba, ang dami ng reprobate dito, paano pa to? Sunog na to eh. So gusto ko lang sabihin dito, bago tayo magtapos ngayon, isa sa mga mission ng Panginoon ay to fulfill the law, to minister, then to preach, pero huwag niyong kakalimutan.
ang Panginoon din later, hindi siya yung tipong bastose. Lagi ko sinasabi ito eh. Pag medyo mayroong mga makulit na bata, kasi yan, maliit pa naman yan eh. Diba? Rain, ilala niyo ako, diba? Takot ka ba sa akin? Hindi naman dapat, diba? Diba? Eh, depende. Kung anong klase ka, diba? Kung ikaw, nag-aayos kami, nag-aaral kami din, nanggugulo ka, eh, huwag kang umasa na. Sasalita ka habang nag-i-pitch ako. O, ano sa palagay mo? Mautuwa ako sa'yo? Pupurihin kita. Eh, salamat, magsalita ka pa. Para makinig din namin, lakasan mo pa. Siyempre, hindi, di ba? Ganun si Jesus. Wala siyang, hindi siya yung tipong babastusin mo. Amen? Yung iba ginagawa yung pastor, eh, sila lang yun. May paglalagyan sila sa Panginoon. Eh, pastor, may daming false prophet niya. Sabi mo nga, yung Katoliko, Iglesia ni Manalo. Yeah. May paglalagyan yan. Kaya gusto mo makilala ang Panginoon, itong mission niya. Ayan, no? Basahin niyo nga ulit. Ready, go. I am come to send fire on the earth, and what will I give in your ready kingdom? So, sa kanya nang, hindi yung ano huli, basta sinabi ko na rin eh. Pero, ang malinaw dito, bukod siya to fulfill the law, to minister, maglingkod at mag-preach, ang isa sa mga gagawin ng Panginoon at gagawin yung second coming niya, anong gagawin niya? Uubusin niya yung kalaban niya. Amen? So, yan. So, medyo, again, isa-isa lang natin yung mission ng Panginoon. Pero ito yung maganda dito. Kaya masana wala kayo, mawala mamayang hapon. Okay? Kasi doon natin tutuloy yung kanyang other 1, 2, 3, 4. Other 4 yung kanyang ginagampanan at gagampanan. Amen? But at least alam nyo ngayon si Jesus, hindi siya parang tipong bastusin. Amen? Hindi pinapansin. Hindi mo pinapansin si Jesus. Ayoko sa iyo. Gusto ko kay Muhammad eh. Paglalagyan nga. So yun na muna tayo. So let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Maraming salamat sa inyong Bible. Nilinaw po dito, Panginoon. Meron kaming pattern sa aming buhay. Dahil pinakita nyo, sinabi nyo exactly kung bakit kayo napunta sa lupa. Anong ginagawa nyo, Panginoon, sa mga plano nyo, Panginoon, at kung paano nyo ginagawa to, Lord. Naaral namin yun, yung mission, nawa, kami po ay suportahan namin to, gawin, gampanan yung dapat namin gampanan, tulungan yung dapat tulungan, Panginoon, at iwasan naman yung dapat iwasan. So, I pray, kayo pong malalati lagi sa aming pinag-aaralan, at makuha namin yung mensahe, and then, of course, kapag naintindihan na namin, Panginoon, galangin ka namin, tingnan ka namin na hindi lang boss, but kay Diyos, kay Panginoon, but kaibigan din at the same time. So I pray na alay namin ang sa aming sarili, gawin namin ang inyong kalooban, maglingkod kami sa iyo. Kasamang takot, Lord, at paggalang, pag-ibig, Panginoon. So ilang po, Lord, balik niyo kami sa mamayang hapon para makita namin ang conclusion nito. Hindi lang ito yung apat niyong mission or ito the Bible. Marami pang maganda, yung pinakahuli, Panginoon, especially magligtas kayo. I pray, palayan yung bawat isa again sa inyong salita at I pray also for the food, Panginoon, maraming salamat sa nag-prepare, patuloy, nag-share para maayos ang fellowship namin. I pray also yung mga nagbabalik, Panginoon, nawa ay for kung ilan time sila dito, Panginoon, makita nila yung difference dito, hindi kami nakipagbulahan tulad sa iba. I pray sila po yung maligtas una and then tumalima sila, Lord, sumunod sila sa inyo. Mga na pinag-utos nyo pa, Lord, at gusto nyo mangyayari sa kanilang buhay. Ngayon sa bawat isa sa amin na naglilingkod na, Panginoon, hindi kayo panghinaan, hindi kayo pamamagod, hindi kayo mapagod, Panginoon. Kung alam namin naman exactly ano yung pinapagawa nyo, gawin lang namin, umasa kami sa inyong pagpapala, protection, at para po ay kami pagpalain nyo din, kayo manugod. At again, ang pagkain po, Lord, basbasin nyo, Lord, maging source of joy din namin, maging masaya, fellowship, at Panginoon, na kayo mag-gabay hanggang hapon, Panginoon, conclusion itong message. Lampol kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.